pwede na tayong magdagdag ng gas para bumilis ang takbo ng sasakyan. Good day mga kapotpot! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-drive ng isang manual transmission na sasakyan. So, ang gamit natin unit ay isang Toyota Hiace commuter na van. So, tara! Ang una natin gagawin, siyempre, ikabit muna natin ang ating seatbelt para tayo ay ligtas sa ating pagmamaneho. Okay? Tapos, start na po ang ignition o ang susian. Pero bago mo i-start yan, siguraduhin naka-neutral ang cambio para hindi kumadyot at para hindi masira ang ating transmission. So, paano malalaman kung naka-neutral ang ating cambio? Kailangan mo lang galawin from left to right. Gagalaw yan ng malakas, ibig sabihin, naka-neutral yan. So, ngayon, pwede na natin i-start ang susian. Okay. Bago tayo magpatakbo, siguraduhin lang na napainit na natin ng 5 to 10 minutes ang makina para makaiwas sa malaking gastos pag nasiraan tayo ng piyesa sa loob ng makina. At makikita rin natin sa dashboard ang gauge na to. Dito rin malalaman kung mainit na ang makina at kung ready na patakbuhin ang ating sasakyan. Nakaturo yan sa gitna ng cold at hot. Ibig sabihin, mainit na ang makina at pwede na natin siyang patakbuhin. Ang manual transmission na sasakyan ay mayroong tatlong pedal. Sa kaliwa ang clutch, sa gitna naman ay brake, at sa kanan ay ang gas pedal o ang accelerator. Ang tawag sa Tagalog ay silinyador. Tandaan lang po na sa tuwing mag-shift tayo ng gear, aapakan po natin ng sagad ang clutch hanggang ilalim para siguradong papasok ang gear. Dito naman tayo sa ating cambio o shifting gear. Nakikita natin dyan ang mga numero. Ito ang primera, segunda, tresera, kwarta, kinta, at yung bilog na yan ang reverse. Ang tamang pag-shift po ng ating cambio ay dahan-dahan. Hindi po pwedeng mabilis dahil masisira ang mga maliliit na pyesa ng ating transmission. So, bago ka mag-shift, kailangan apakan mo ng sagad ang ating clutch para pumasok ang gear. For example, dahil tayo ay naka full stop, mag-uumpisa tayo sa primera. Ikabig lang po natin pakaliwa ng sagad at iabante po natin. Yan po ay nakapasok na sa primera. Pag nag-shift ka naman ng segunda, kabig lang po ulit ng pakaliwa at ibaba po natin, dumaan po siya sa neutral, baba, isang baba pa po, ayan ay nasa segunda na. Kada shift, tandaan po natin, kada shift po natin ng cambio, dadaan po yan ng neutral. Halimbawa, kung gusto mong pumunta ng tresera, naka-neutral ka na, angat po lang ng ganyan, tresera na. Balik mo ulit sa gitna, neutral, bago mo i-shift ng fourth gear o kwarta. Ngayon naman, kung gusto mong umatras o reverse, ikabig mo lang ng pakanan ang cambio at pababa. Nasa reverse na po yan. Makikita po natin dito yung camera sa ating likod. Oh my God! Naka-reverse na po siya. Balik po natin ulit. Yan, pag inangat mo siya, babalik siya sa neutral. So, ngayon naman, tignan natin kung paano siya i-shift ng dire-diretso hanggang simula primera hanggang quinta. Angat, primera, baba, segunda, balik sa gitna, release, naka-neutral yan. Taas lang po, tresera, baba, neutral, kwarta, angat lang po, kabig sa kanan, taas, nakakinta na po siya. Baba mo lang, babalik niya sa neutral. Ganun lang po mag-shift ng ating cambio. Madali na po yan.
Basta lagi mo tatandaan, huwag pong bibilisan ang pag-shift ng gear dahil hindi siya papasok at masisira po ang mga maliliit na pyesa na nasa loob ng ating transmission. Iyay! Ito pala ang ating handbrake. Para i-release ang ating handbrake, kailangan pipindutin natin yung button sa likod, tapos ikutin natin siya. Press button and turn. Pero bago natin i-release yan, apakan po muna natin itong brake para hindi umusad ang sasakyan. Press po natin yan, turn, at release. Yun. Pwede na po tayo mag-shift ng gear. Dahil tayo ay naka-full stop, mag-start po tayo sa primera. Pero bago natin i-shift yan, kailangan apakan natin ng sagad ang clutch pedal para pumasok itong shifting gear, primera. Ayan po. Tapos, para umusad tayo, dahan-dahan po nating bibitawan ang clutch. Pag naramdaman po natin na aandar na ang sasakyan, pwede na po nating bitawan ang preno para tuluyan ng umusad ang sasakyan. Kailangan, pakiramdaman mo ang sasakyan. Ayan, bibitawan na po natin ng dahan-dahan ang ating clutch. Ayan, medyo nanginig na po ang sasakyan at parang gusto niya ng umabante. Bitawan na po natin ang preno at sabayan natin ang pag-release ng clutch ng dahan-dahan para hindi umatras ang sasakyan pag tayo ay nasa slope o sa pa-uphill. Bitawan na po natin ang dahan-dahan ang clutch at makikita natin na umusad na ang sasakyan paabante. Dahan-dahan lang po. At pwede na tayong magdagdag ng gas para bumilis ang takbo ng sasakyan.